coaches, so, sa lahat ng mga members na at mga magme-member pa lang ng Live Good, ano ba yung mindset na dapat meron ka bago ka sumali o pagkasali mo? Anong mindset ba dapat meron tayo para maging successful? Kasi lahat po ng larangan, bago mo simulan yan, mayroong may orientation yan eh. Orientation, kumbaga preparation, ano yung dapat mong ihanda, ano yung mga dapat mong gawin. Okay, sa Live Good, ang dapat mong ihanda ay yung fear of failure tsaka fear of rejection. Okay, so ihanda mo yan. Feeling mo, lagi kang talunan before. So, isipin mo lagi na yung mga failures mo nung nakaraan, minsan, hindi mo pa panahon para maging successful. Isipin mo na lang ha, lahat ng mga panalangin natin, hindi lahat binibigay agad. Maaring tinuturuan ka pa, kaya hindi mo pa nakukuha. Maaring may kulang pa. Okay, so, hindi porque nag-fail ka before, eh, failure ka na habang buhay. So, huwag ka matakot sa failure, kasi ang failure ay nagbibigay lang ng aral. At minsan kasama talaga sa buhay yan. Madalas kasama sa buhay yan bago umasenso. So, tanggalan mo yung takot na maging failure. Kasi yan yung umahad lang sa'yo para simulan yung negosyo. Pangalawa, yung fear of rejection. So, natatakot ka ma-reject. Baka hindi sumali sa'yo. Baka hindi ka pansinin. Okay? Baka yung kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, kaklase mo, kapitbahay mo, mga close friends mo, baka hindi sumali sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tama ka. Talagang hindi lahat sasali. So, i-prepare mo na yan. Prepare mo na yung isip mo dyan na hindi lahat sasali sa'yo. Kasi, hindi naman lahat gusto ng Live Good eh. Oo, maganda ang Live Good, pero hindi lahat para sa Live Good. Para sa Live Good lahat, pero hindi lahat magjo-join kay Live Good. Kasi, iba't iba ho kasi tayo ng pananaw. At iba-iba ho tayo ng pangangailangan, iba-iba tayo ng pangarap. So, kaya yung may mga tao na kontento na sa employment, o kaya meron silang ibang paraan para makuha yung pangarap, so, hayaan mo sila. So, kung ikaw, dito ka makuha pangarap mo sa Live Good, hindi mo makuha sa employment, matagal ka na sa trabaho, hindi mo nakukuha yung pangarap mo, matagal ka na naging negosyo, hindi mo nakuha pangarap mo, tapos ngayon, interesado ka kay Live Good para yumaman, ikaw, hanap ka ng kapareho mo. So, pagka nireject ka, ibig sabihin, maaaring magkaiba kayo ng mindset. Okay? Yun lang isipin mo lagi. Hindi dahil nire-reject yung pagkatao mo. Nire-reject lang yung offer mo. Huwag mo masyadong pe-personalin yung mga rejection. Merong mga leaders dyan, mga member. Pambira naman dyan. Oh. Magkaibigan kami. Tapos, lahat ng mga business niya, sinuportahan ko siya. Yung mga kalokohan niya, sinuportahan ko rin siya. Minsan, pag nangailangan pa siya ng pera, pinapautang ko pa siya. Tapos ngayon, sa Live Good, ayaw niya sumali. May ganun, di ba? Tandaan mo, hindi ikaw ang nangangailangan. Okay? Hindi ka humihingi ng pabor. Kaya wag ganun ang attitude. Nag-o-offer ka ng business, hindi ka humihingi ng pabor. Pag ayaw niya, ibig sabihin, mahalap ka ng iba. Respeto mo yun. Walang masama dun. Hindi kayo mag-aaway kasi wala namang masama talaga kung ayaw niya sa negosyo mo. Ayan mo ngayon. Kaya maraming mga, tingnan mo yung mga tao. Tingnan mo na lang yung mga tao. Mga tao nag-aaral. Iba-iba ng kurso yan. Ha? Hindi naman pwedeng magkaibigan kayo. Ang bira naman. Magkaibigan tayo eh. Nag-nursing ako eh. Tapos, ikaw, management. Well, hindi naman pwedeng sisihin mo yan o magalit ka sa kanya dahil magkaiba kayo ng kurso. Kasi iba ang gusto niya. Bad trip niya eh. Ganon din sa negosyo, sa Live Good. Ayaw niya mag-Live Good, respeto mo yun.
Okay? So, kung ikaw gusto mo live good, hanap ka ng kaparehas mo. So, expect mo na yung rejection. Kaya susunod na ipe-prepare mo, mindset mo, okay? Una, hindi lahat ng failure, failure habang buhay. Kamatakot. Pangalawa, pagkamatakot sa rejection, kasi normal yan. Hindi lahat ng tao gusto ng ginagawa mo. Hindi lahat naiintindihan yung ginagawa mo. At hindi lahat ng ayaw ngayon, ayaw na niyan habang buhay. Malay mo, next month gusto niya na. Malay mo, wrong timing lang. Baka mamaya may love life problem yan. Hindi mo talaga mapapasali yan. May problema pa yan eh. Nagdurugo pa mga puso niya. O kaya eh, kapopromote lang sa trabaho niyan. Hindi mo yung mapapasali. Excited pa yan. Okay? So, pag dumating sa punto na pagod na sa trabaho, tapos yung pangarap niya, pangarap pa din, yan, pwede mag-open mind na yan sa ibang opportunity. So, kasi ngayon, bago pa lang, halimbawa, bago pa lang namamasukan yan, bago pa lang nagninegosyo yan, gusto niya muna subukan yan eh. Tignan ninyo, karamihan sa mga nagli-live good, yung pagod na sa hirap, na marami nang sinubukan sa buhay, pero hindi pa rin nakukuha yung mga pangarap. Yan, makikita mo yan. Nagkaka-interest yan kay Lipo. So, yun yung hahanapin mo. Tsaka yung may pangarap, syempre. Yung kontento, medyo malabo tayo dyan. Okay? So, sunod, okay? Yung doubt. Okay? Yung duda. So, ang mindset mo kasi, di ba, nagdududa ka, baka magsara, baka hindi ka kumita. Alam mo yun, yung baka magsara, baka scam, madaling alamin yan kasi ang dali namang hanapin yung red flag. Okay, madaling hanapin ang red flag, guys. Kailangan mo lang, ararin mo lang. Tingnan mo yung background ng company. Pero tanda mo ha, lahat ng company, kahit mga legit, merong mga ano yan, negative review. Lalo yung mga vlogger, vlog lang ng vlog yan. Yung mga kontra, vlog lang ng vlog yan, ang negative. So, pag-aralan mo, i-weigh mo rin, i-weigh mo. Hindi lahat ng, kung nakakita ka lang ng isang negative comment, ayaw mo na sumali. Porque meron isang negative comment. May nakita kang comment. Ayoko dyan sa Live Good. Sumali ako dyan. Tatlong buwan na ako, anim na buwan na ako, hindi naman ako kumita. Oh. Pag yun ang nakita mo, tapos hindi ka na nag-aral, hindi mo inaral yung Live Good, pero nabasa mo yun, ay hindi ka nasasali, syempre. Negative yung comment eh. Sinisip mo tuloy, lokohan. Hindi naman pala kumikita dyan eh. Ayoko na sumali dyan. Hindi naman pala kumikita. Pwede eh. Pag hindi ka sumali, edi pareho kayo nung nag-comment, hindi kayo kikita. Kasi nakinig ka doon sa failure. Mga ano yun eh. Loser's attitude kasi yun, guys. Yun yung mga hindi nag-aral ng negosyo. Hindi inaral yung Live Good, pero sila pa yung mas maraming blame. Sila pa yung mas maraming reklamo. Sila yung hindi nag-aral, sila yung hindi tumrabaho. So, wag naman, wag kang masyadong dumagpo-focus. Timbangin mo rin, syempre. So, aralin mo yung duda, duda sa company, duda sa compensation plan. Proven ba yan? May kumikita talaga dyan? Ano ba talaga concept nyan? Legit ba talaga yung concept nyan? Diba? Ang Live Good po, sa US galing. Si Ben Klinsky po ay mataas ang reputation pagdating sa multi-level marketing sa US. Marami na po siyang company na pinatakbo, mag-may-ari, mga wellness product, beauty products. Marami na rin po siyang pinatakbong kumpanya sa US for 20 years, at wala ho siyang reklamo, wala ho siyang demanda, wala ho siyang inargabiyado ng tao. So, tapos sa US, alamin mo, ano ba patakaran ng multi-level marketing sa US? Makakapaglabas ka ba ng isang multi-level marketing company kung hindi ka dumaan sa mga MLM lawyers? So, sa US po, lahat po yan dumadaan sa MLM lawyers bago aprobahan yan. Okay? Okay, so, tsaka hindi ka pwede mag-launch ng mga products doon kung walang mga approval yan ng mga USDA, kung walang approval yan ng mga approving bodies, lalo na mga food supplement yan, beauty products. Mataas po ang consumer protection ng US, kaya mahigpit po sila sa mga ganyan. Okay, so tayo po ay US company, US product,
At ang Live Good po ay may sariling manufacturing. Kaya huwag po kayo mag-alala. Hindi po tayo umaangkat. Kaya kontrolado natin ang presyo. Kaya nga na ibibigay ni Live Good ng factory price yan eh. Basta member ka. Kaya tayo ay club membership. Eh so, wala na yung duda mo. Yung duda na lang sa sarili. Ano ba yung duda mo sa sarili? Nagdududa ka kasi baka hindi ka maging successful. Parang nandun yan sa ano eh. Nakakonekto sa fear of failure. Yung duda sa sarili. Nagdududa ka sa sarili mo, baka hindi ka maging successful kasi dati ka ng failure. Diba? Ulitin ko yung sinabi ko kanina, diba, na ang pagiging failure ay dumaraan lang sa buhay natin yan para turuan tayo. At hindi lang basta para turuan. Okay? Minsan may mga dreams tayo o may mga wish tayo, may mga prayers tayo na hindi agad binibigay ng Diyos kasi minsan hindi pa right time. Okay, may kulang. May kulang sa ugali mo, may kulang sa basta Diyos na nakakalam doon. Okay? Kailangan lang maging sensitive ka kung ano yung mga kulang, ano yung mali, kung bakit hindi mo pa rin nakukuha, maging sensitive ka lang. At syempre, magtiwala ka lang sa Diyos na talagang ibibigay niya. Pero huwag kang mapapagod sumubok. Syempre, makikita naman niya yung effort mo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.